Limang paraan para kumita sa Japan surplus business. Ito'y patok na negosyo, high profit, good investment, and quality products. Unang option, pwedeng kumita ng 30% sa iyong capital investment at paano nga ba ito? Ikaw ay pwedeng magsimula sa maliit na puhunan sa halagang 3,000 hanggang 10,000 piso, at ikaw ay paniguradong makakabili ng mga miscellaneous Japan products. Ano-ano nga ba ang paraan sa panimulang negosyong ito? Pwede itong ibenta online, at kung ikaw ay may sariling pwesto, ito'y napakainam. Paano naman makakabili ng Japan surplus products? Ikaw ay maaring mag-search sa YouTube, sa Facebook, sa Google, at marami pang iba. Maari rin kayong mag-search sa aking YouTube channel at Facebook page na makikita niyong naka-post public. Katulad na lang ng aking Facebook page na JSCS Japan Surplus Container Supplier. Ang aking public account ay ginawa para kayo ay magkaroon ng mga karagdagang kaalaman na kung saan lugar mayroong mga authentic Japan surplus products. Alam mo ba, napakaraming surplus store o small shop na nagkalat sa iba't ibang lugar na mayroong nagbebenta ng 50% off, at ikaw ay pwedeng makabili kada piraso, bultuhan o per lot na tinatawag na maramihan. Pangalawang options. Kumita ng 60% sa iyong capital investment, na 50,000 hanggang 100,000 piso, paano nga ba? Ikaw ay maaring makipag-bidding sa mga auction Japan surplus, at ikaw ay maaring makipag-ugnayan sa mga lugar kung saan may mas mababang pagsambit ng mga presyo, at may kalidad ang mga produkto, at paniguradong masasabi mo, hindi ka nagsayang ng pera. Ano nga ba ang proseso dito? Ang proseso ay pag-register sa kanila bilang isang bidder, at ikaw ay magbabayad ng registration fee. Karamihan sa kanila ay included na ang libreng pakain sa araw ng kanilang pa-auction. Ano pa nga ba ang ibang proseso sa auction? Ang auctioneer ay mag-uumpisang magpabiling, kung saan ang isa laban sa lahat ay makikipag-unahan, magtaas ng kamay, hawak ang iyong numero, habang nagsasambit ng presyo ang auctioneer. Hawak mo naman ang iyong numero, habang ang presyo ay sinasambit ng auctioneer sa bawat items na kanyang pinapakita, at maaari kang magtaas ng numero mo, kung ang price na nasa sambit ng auctioneer ay umaayon sa price na gusto mo. Ano ang numero na iyong tinataas? Ang numerong ito'y ibinigay sa iyo, bago magumpisa ang pabiding, ito'y isang code na palatandaan sa taong kanilang napili. O maaaring isang electronic machine ang magsasambit ng iyong ngalan, at kung ikaw ang napili ng auctioneer na may pinakamataas na bid sa kanilang items, at tiyak ikaw ang nagwagi para maiuwi ang mga items na iyong nabid. Pangatlong options. Kumita ng 35% to 50% sa iyong capital investment na 580,000 hanggang 900,000 piso, paano nga ba? Kumita sa pagbili ng isang 40-footer container, maaring makabili sa mga direct supplier, dealer, o middleman kung ikaw ay lubos ng sanay sa pagbebenta at pagpresyo ng mga Japan items, at paniguradong ikaw na ang susunod na magiging interesadong bumili ng isang 40-footer container na mga Japan products. Ito'y containing ng used furniture, household goods, at marami pang iba. Sapagkat karamihan ng bumibili ng isang 40-footer container ay mga nagpapa-auction, mga wholesaler store, even retail shop, madalas na umaangkat ng direktang produkto. Ang original load ng 40-footer container ay sa Japan, ito'y sinasakay sa barko para maipadala sa Pilipinas at sa iba't iba pang bansa, ito'y garantisadong 100% na Japan ang kalidad at nakasilb. Pang-apat na options, kumita ng 5% hanggang 20% as supplier sa Pilipinas, paano nga ba? Kung ikaw may sapat na capital na pang-invest na nagkakahalaga ng 580,000 hanggang 3 million pesos, at kakayanin mong mag-supply sa iba't ibang lugar with your knowledge. Basta ikaw ay may kaalaman, mula sa origin load, freight documents, custom processing, at tracking rate, siguradong 100% na makakarating ng safe ang container sa iyong client. Paano nga ba? By purchasing directly in Japan, makisosyo sa kanila, at maging business partner, ang mga Japanese kung ikaw ay may sapat na kakayahang magpondo na nagkakahalaga ng aking nasambit. Dahil hindi biro ang kailangan fund sa isang container mula sa Japan patungo sa Pilipinas, at kung ikaw ay sa ibang country, maaring humingi ng priceless sa mga legit supplier.
May apat na quality, ang isang 40-footer container. Ito'y naka-depend sa order ng client dahil may tinatawag na standard container, grade A and B container, grade A container, at grade AA container, kaya kami ay hindi agad makapagbigay ng eksaktong presyo. Maaring makipag-usap ng maayos dahil kami ay naka-based sa inyong lugar kung saan ang rate ng tracking fee ay pwedeng magpabago-bago. Kami ay nagbibigay rin ng final rate at agreement contract bago ang pag-proceed ng order ng isang client. Saan nga ba makakabili ng isang 40-footer Japan items na legit? Maaring mag-search sa inyong Facebook or YouTube account, type ang JSCS Japan Surplus Container Supplier na aking account, at paniguradong ang iyong order ay makakarating ng higit pa sa inyong expectations. Panglimang options. Kumita ng 10,000 hanggang 20,000 piso, paano din nga ba? Kung ikaw ay may planong maging middleman, or wala pang sapat na budget para sa pang-start na negosyo, ikaw ay maaring mag-middleman sa pamamagitan ng pag-alok ng mga pictures ng aming available container na Japan products sa iba't ibang lugar kung kami ay may available lamang na container, at 100% mong matatanggap ang halagang 10,000 hanggang 20,000 piso kada isang container purchase. Ito'y hindi imposible, sapagkat kung ikaw ay magkakaroon lamang ng nag-iisang regular na client, at kung patuloy lang ang kanyang pag-order, at makaka-order siya ng 2 or 4 na container sa loob ng isang buwan, masasabing ikaw ay napakaswerte na nakaupo na lamang at tumatanggap ng 40,000 hanggang 80,000 piso kada isang buwan, dahil karamihan sa naghahanap ng middleman ay mga kinakapos ng supply sa kadahilanan na ang mga main supplier sa Japan ay nauubusan din ng lineup. Sapagkat kada isang client, maswerte na ang mabigyan ng isang order kada buwan sa Pilipinas, dahil ito'y limitado lamang at hindi sila nagpo-focus sa iisang client lamang, dahil ito'y labag sa mga policies at kailangan mabigyan din ng orders ang ibang client, kaya kami rin ay hindi stick sa iisang company para makaparating ng mas marami. Salamat at sana nakatulong ako sa inyo. Please don't forget to subscribe. God bless you all.